Nagluluksa pa si Michelle Pineda sa pagkamatay ng kanyang anak na si Aldrin. Siya yung batang naglalaro sa isang slaughterhouse sa Vita sa Tondo, Maynila na umano'y nabaril at napatay ng isang pulis noong Marso. Pero nakapagpapabigat daw lalo sa kanyang loob, inalisan umano ng kidney ang kanyang anak nang walang pahintulot habang agaw buhay ito. Kwento ni Pineda, binanggit ng doktor sa kanya na tinamaan ng bala ang kidney ng kanyang anak nang mabaril ito noong March 2. Pero nakaburol na raw ang kanyang anak nang ibalik ng Tondo Medical Center ang sinasabing kidney nito na nakalagay sa garapon. Bakit po natinanggal na kagad yung organ ng anak ko na walang pinuntulot po sa akin? Hindi ko po masabi na kung sa anak ko talaga yun, kung yung pinalitanan nila. Hindi ko po masabi kung sa anak ko talaga yun. Nailibing na ang bata at kasama sa kanyang ataol ang kidney sa garapon mula sa ospital. Pero bago yan ay nasuri muna ng medico-legal ng Commission on Human Rights o CHR ang labi ng bata. Inanap ng doktor yung kidney, bakit wala sa katawan ng bata? Yan lang. Tapos yun yung pinakita ng magulang yung kidney na nakalagay doon sa garapon. Nakalagay po yung kidney sa ilalim ng ataol. Sabi ng doktor namin, bago dapat tinalaw yun o tinawa, inumpormahan muna yung magulang. Sinisikap naming makuha ang panig ng Tondo Medical Center pero ang doktor raw na pwedeng magsalita sa issue ay abala sa operating room. Pero sa medical abstract na nakuha ng pamilya mula sa ospital, nakasaad ng ikinamatay ng bata ay grade 5 hepatic injury at bilateral grade 5 kidney injury secondary to multiple gunshot wounds. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng CHR sa pag-alis ng kidney ng bata. Nag-file na rin ng reklamo sa ombudsman ng CHR laban kay PO2 Omar Malinaw dahil sa umunay pagbaril kay Aldrin. Sandra Aguinaldo, GMA News.